Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, ina ng Maute Brothers na si Farhana Maute hinatulan ng guilty sa terrorism financing. 4.2 million voters inalis sa official list ng Commission on Elections. 42 to 45 degrees Celsius na heat index tatama sa 37 areas ngayong araw ayon sa PAGASA. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hinatulan ng guilty ng Taguig City Regional Trial Court Branch 266 ang ina ng tinaguriang Maute Brothers na si Ominta Romato Maute o kilala rin bilang Farhana Maute sa pagpupondo sa extremist activities ng Maute Group na umatake sa Marawi. Sa desisyon ng korte, sinentensyahan si Farhana ng reklusyon temporal o 17 taong pagkakakulong at pagmumultahin ng kalahating milyong piso dahil sa paglabag sa Republic Act No. 10168 o ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Batay sa tala ng korte, pinayagan ni Farhana na gamitin ang kanyang sasakyan ng mga terorista sa pagdukot at pagpugot sa ulo ng mga sibilyan sa Lanao del Sur taong 2016. Nabanggit din ng korte na kinumpirma mismo ni Farhana na ang kanyang mga anak na sina Omar at Abdullah ang nagtatag ng ISIS sa Pilipinas. Matatanda ang taong 2017 nang inaresto si Ominta at pitong iba pa sa bayan ng Masiyu, Lanao del Sur at na-recover sa kanila ang iba't ibang uri ng high-powered firearms at ilang pampasabo. Aabot sa 4.2 milyon na tao ang tinanggal sa opisyal na listahan ng mga botante ng Commission on Elections o COMELEC. Karamihan sa mga nadilis na pangalan ay dahil sa mga hindi pagboto ng mga ito ng dalawang magkasunod na eleksyon. Ipinag-utos ng korte, pagkakaroon ng non-valid documents at pagkawala ng Filipino citizenship. Pinakamarami sa mga inalis sa listahan ay mula sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Una nang sinabi ng COMELEC na mahigit 2.5 million new voters ang narehistro para sa national at local elections sa susunod na taon. Asahan ngayong araw ang dangerous heat index level sa 37 mga lugar sa bansa ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa ad ng PAGASA, posibleng pumalo sa 42 to 45 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar. Mananatili naman ang pinakamababang predicted heat index na 25 degrees Celsius sa Baguio City. Ang heat index ay ang sukat ng temperatura na nararamdaman ng tao, kaya mas mataas ang tsansa na tamaan ng heat-related illnesses, gaya ng heat cramps, heat exhaustion at maging ang heat stroke sa dangerous category. Para sa Kidlat News Update, Renzel Enon nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. We'll be right back.